Good morning, every all na, no? Kala ko everyone. Ngayon ho, masaya tayo dahil dito sa ating programa ang ating CEO ng Elizalde Broadcasting Network na walang iba kundi si Ate Mel Elizalde, ang apo ni Melchora Aquino alias Tandansora. Magandang umaga, Ate Mel. Magandang umaga. Thank you very much sa ating pong presidente at founder ng Kaanak 1899. Yes. Thank you very much for including me in your program. Yes. Paumanhin kasi ang atin pong mga angkor ay kasalukuyan mga abala ngayong araw na ito. Kaya ating pong hinugot ang ating CEO para magbigay suporta sa ating pong gaganapin na maikling pagkukwentuhan ng mga kabayanihan ng himagsikang Pilipino na ikinukwento ng ating ninuno na si Lolo Bosio. Aba, teka sandali, may tanong ako. Ah. Sige, te, okay. Ano yun? Yan bang si Lolo Bosio na yan? Kinakailangan makilala ng ating mga kababayan. Sino siya? Te, si at ano ang kanyang karapatan o ano ang kanyang ano ang kaalaman niya talaga? Siya ba may kaalaman tungkol sa mga himagsikang naganap dito sa ating bansa? Alam mo, te, si Lolo Bosio ang isa sa mga pinagpala ng Panginoon para umabot ang edad niya. Hanggang ngayon, ibuhay pa. Imagine talaga? Mo, nasa humigit kumulang na 130 anos na yan. Eh baka kilala ka pa ba niyan? Oo, kilala. Baka mamaya pag nakita ka, sino ka? Ang totoo niyan, siya yung aking consultant. Nakikinig ako lagi sa kanyang mga kwento. Wow. At doon sa aming kwentuhan na yon, marami ako na nalalaman mga istorya. Yan pa lang si Lolo Bosio, umabot pala yan ng naabutan pala niya yung panahon ni Rizal nung mapatay ito sa Bagong Bayan kasama ng mga 13 martires. Pero hindi na niya naabutan si Lapu-Lapu. Of course, matindi yun. Pag inabutan niya. Matindi yun, te. Oo. Hindi lang siya 130 years old. Oh, tsaka sinadagohoy, sinasunguroy. Yan. Matindi yun. Okay ka sa hindi nga niya inabot si Gabriela silang Oh, dahil 1700 yung mag-asawa ni Gabriela at saka ni, ano, ni Diego. Well, itong mga kwento ng kabayanihan. Ano bang himagsikan? Ano ba ang pag-uusapan natin ay tungkol sa himagsikan ng Kastila? Kasi po, doon sa kwento niyang yan, ating gustong ipaunawa sa ating mga mamamayang Pilipino ang kadakilaan ng puso at ang mga katapangan at mga kagandahan loob, ang pagmamahal sa ating inang bayan, ng ating mga ninuno at mga bagay na napapansin ko sa panahon ngayon, nababaliwala sa mga kabataan. Totoo kung napansin yan, nyo, mga kabataan ngayon, puro ang nakatutok sa cellphone. Kaya, pag tinanong mo, pakitingnan mo nga ito, wait lang. Pakisilip mo nga yun, wait lang. Hindi na nila alam yung ating mga ninuno na kailangan i-inculcate natin sa kanilang isipan. Yes. Na yung kanilang mga nakaraan dapat sila parte niyan at malaman nila talaga or else anong klase silang kabataan. Sinabi pa naman ng ating national hero na ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Tapos walang alam, anak ng baka. Sabi nga doon sa niyan, bilang isang, nga sa pelikula ni General Luna tinanong ng isang estudyante. Bakit yung si ano nga pangalan nun? Apolinario Mabini. Yung Apolinario Mabini. Bakit hindi ata tumatayo? Hindi niya alam na iyon ay isang lumpo. You see? Yan, alam niyo po, nakakalungkot lang isipin. Ako po bilang former educator, naisip ko rin na ang ating mga estudyante ay kulang na kulang sa mga kaalaman, lalo na sa history ng mga himagsikan. Kaya nagpapasalamat tayo at ito, binuksan mo itong programa natin, ang ating pong pangulo ng kaanak, si Ginoong Willie Kitchongko, na talagang maraming kaalaman ang dapat malaman. Sige, umpisaan mo na. Alam mo ba, ate, na si Apolinario Mabini at saka si General Miguel Carpio Malbar. Carpio yun, ha? Carpio, Malbar. Oo. Baka kamag-aan si Antonio Carpio ng Batangas. Naging estudyante pa yun ng lolo ko. Ah, talaga? Tatanin mo, sino lolo ko? Sino lolo mo? Ay di, si Father Valerio Timayuga Malabanan ng Lipa, Batangas. Teka, Malabanan yan ba yung Sip Eva? Yes. Baka. Matitindi ang lahi niya. Mga taga saan yan? Mga Batangas po ang lahi namin. Naku, atapang-atao. Atapang-atao. Pero diba? May pusong busilak yan, te. Mayroong malasakit, may pagmamahal sa ating inang bayan. May pusong busilak. Ay, syempre,
pari eh, di syempre ano Pilipinong pari yan at ate ah, hindi yung Friday ah. Pare, medyo parang Pilipinong pari yan, hindi yan Friday. Hindi Friday. Okay, sige. Sa kasi alam mo naman may history ang Friday mga pare, ah, diba? Totoo. Medyo totoo. Masakit sa isipin. Yes. Ng isa sa mga istorya sa atin sa yeah, No Limit ang Heret sa LPD Misterismo kung ano ang ginawa nila. Pareho yan ate ni ano ni Nagumbursa ni Father Burgos, Father Gomez and Father Zamora. For all you know, Father Gomez marahil ay isa sa mga ninuno din ng aking husband kasi Gomez yan eh. At hindi lang at very mistiso talaga siya. Si Father Gomez din ho ay ninuno rin ng ating doktora na isang PhD no, si Doktora Nora Balines. Oh, kaya diba pala si magkamag-anak sa Leninil Pangga. Oh, kaya pala mistisahin din to si Doktora si Balines. Ma'am, eh dapat eh ang tawag mo na sa akin, tita. Oo nga. Dapat Hindi, makakasama natin yan ate sa ano sa June 6 sa ating dinner cruise by sa Manila Bay no. Yes. June 6 po tayo at 6 o'clock in the evening. Aba, kailangan ni ano natin yan, i-video natin at ipalabas natin dito. Definitely. At ako po ang magkukuwento kung ano yung makasaysayang Mac Battle of Manila. Wow. Ikukwento ko sa ating grupo kung paano nagkaroon ng matinding labanan ang mga Amerikano at ang Kastila, kung saan marami sa mga Kastila ang mga nasawi. Sacrificial lang sila ng kanilang gobernador general para lang maituloy yung tinatawag na labanan kuno. May nabasa ako kasi, nakalimutan ko na, that was long time ago. Mm-hmm. Nabasa ko, yun daw mga pinadala rito ng mga Espanyol, ng government ng Espanya, puro mga BOBO. Ah, mga BOBO. Kaya sila ay talagang walang masyadong kaalaman. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, binatikos ni Dr. Jose Rizal, ang sabi niya, yan namang mga ano na yan eh, may sinabi siya na nakakatawa doon sa pelikulang na isinadula, i-research ko, nakalimutan ko kasi sa dami ng binabasa natin. But then ito nga sinasabi ko kapatid Dan, talagang kahanga-hanga ka sobra. Palagay ko historian ka ba talaga? Ay, hindi. Alam niya pa, bilib ako dito kasi mas talo niya ho yung mga history teachers na nakasama ko eh. No? Kasi pag tinanong mo kung ano yun, ay, alam niya talaga. So, continue. Nagka-interest lang po gawa ng nagkataon na yung minakita akong mga ninuno ko na nandun pala sila sa linya ng mga ano, naging bayani rin ng Himagsikan. I was preparing to Hero Patriot Severino Kitiongko. Wow, no problem. Isang negosyante na nagbabiyahe ng Manila, Hong Kong. Paano na naging hero si Lolo? Wala namang ginawa. Hindi ko naman nakita nagbuhat ng armas siya. Pero he was commissioned ni General Emilio Aguinaldo upon receipt ng manifesto na binigay nila ng kanyang mga kasama. 27 sila lahat dun eh. Nagbigay po sila ng manifesto kay General Emilio Aguinaldo noong January 12 of 1899 offering their lives and property para sa inang bayan. So ang ginawa ni Aguinaldo, manifesto, ito yung papel. General, kami po ay susuporta sa inyong revolutionary government. Ito po yung aming kayamanan at ito po ang aming buhay. Inaalang namin you para see, sa inang bayan. So, ibig sabihin ang ating mga bayani talaga, kinakailang makilala ng ating mga kabataan lalo na ngayon. Kasi kung hindi sa kanila, asan tayo ngayon? At sana manatili at manumbalik ang mga kabayanihang ginawa ng ating mga bayani, no? At lalo na yung busilak nilang puso na mayroong pagmamahal sa bayan. That's very important. Alam niyo, matanggap ni General Emilio Aguinaldo yung manifesto, immediately, binaligtad niya yung papel. Ano gagawin nito sa papel? Tapos sinulat doon, ikaw, Severino Quichongo, ikaw, Feliciano Cruz, huntingin niyo yung matabang mama dyan sa loob ng Malacanang. Ang pangalan ni General Elwell Stephen Otis ng American Regiment. Siya po yung general doon na nakatalaga. So siya yung pinapahunting para patayin. Kasi kaya ang tawag ni Attorney Jomal Barsalolo Severino ay and beside me is the grandson of the assassin. Ang tawag sa lolo ko assassin. So siya ang pumatay kay Hindi ho napatay kasi hindi pa nag-uumpisa yung labanan. Natuklas na ng mga Amerikano na mayroong gagawing how come he was addressed as assassin?
Because he was because of that commissioning sa kanya, siguro sa mga ibang labanan nagkaroon ng assignment sa kanya na siya ay nakapatay ng mga mga you kalaban. See, ako ho naging maestra dito sa ating sa Manila, but then dito sa mga istoryang inilalahad mo at wala nakakaalam. Wala eh, di ko rin alam eh. Kahit ako ho, alam niyo kung bakit hindi ko alam. Ang total na bilang po ng kichong ko sa buong mundo ay maabot lang sa 19. Ibig sabihin, kakunti sa 19 na yun, dalawa kami magkapatid, nasa Switzerland yung panganay ko, ako yun nasa Pilipinas, may anak siyang dalawa, meron siyang isang asawa, edi ang labas nun, apat lang sila. Natitira kung 19, akin yung 15. Talo ka ng... Yung siyam doon, apo ko. Talo ka ng mga angkang Aquino na ating pinagmulan, di ba? All over the Philippines, maraming Aquino, di po ba? At syempre, yung mga... Sikat yan eh. Sikat. Mm-hmm. At yung iba naman ay sikat chupoy, yeah. Di ba? And matatawa ka, by providential siguro, wala kaming alam talaga sa aming lahi, no? Kasi ang father ko was born 1900. So imagine mo, and I was born 1957. Nung ginawa ako ng aking ama, ang edad niya, 57-year-old. Nasa kahaponan na ng edad. Ngayon, nung anong ganoon, nakita ko lang na ang kapatid ko nasa Switzerland ang nakadiskubre ng libro kung saan nakalimbag doon ang pangalan ni Lolo Severino. Anong libro yan? It was contained, The Philippine History, The Philippine Past and Present, written by Dean C. Worcester, an American historian. Well, you should have a military copy of that book. Meron hong e-book. May e-book ko tayo. May e-book. Kailangan i-ano natin. Actually, tayo nga, gagawa tayo ng sarili natin libro eh. The Story of the Filipino Heroes as Told by the Descendant. Yun ang ating gagawin. Aba, yan po ay abangan ninyo at napakaganda dahil kinakailangan lahat tayong mga Pilipino ay maging maalwan tayo. Yeah. At saka, ang gagawin natin doon, te, hanggat mari, lahat ng mga nag-participate sa gera ng Pilipino, Amerikano, Pilipino, Hapon, Pilipino, Kastila, maisama natin ang mga pangalan nila bilang pagtanaw at pagkilala. Pagtanaw ng utang na loob at pagkilala sa kanilang kabayanihan. So, napakaganda po niyan. Hindi lamang mga kaanak ng 1899. Lahat po sakop. Napakaganda po at kinakailangan malaman ng sambayanan, especially yung mga kabataan. Yeah. Yun ho kasing mga ugali nung sinauna, yung pagiging sibilisado, meron na pala ang ating mga ninuno nung araw. Nung panahon pa ni na lapu-lapu, meron na eh. Meron silang respetuhan sa bawat isa. Nung dumating ang Kastila, nabalasubas, pardon my word. Kasi nga, mga sabi, doon sa nabasa ko, karamihan daw sa ipinadala rito ay mga outcast ng kanilang gobyerno. At kaya nga walang alam. Parang nasa Australia na mga preso pala yun. Ng Britain. Kaya, na pinadala sa Australia. Karamihan sa kanila ay mga yun mga, na criminal. Criminal. Well, nangyayari po 'yan, pero mabuti dito sa atin, wala ho tayong bahid na mga ika nga po yung karamihan sa ating mga ninuno na mga anong tawag diyan, bayani. Wala namang masasabing mga criminal, no? 'Di ba? Pero balik ho tayo dito sa kaalaman ni Lolo Bosio. Ito yung programa mo na talagang malawak. Malawak, Tim. Kaya nga, mahusay. At iniimbitahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na kayo po ay tumutok tuwing... Tuwing Martes to at 11 o'clock sa umaga hanggang alas 12. Nandyan po ang ating mga kapatid na sina Ligaya Santos, si Kuya Fernando Reyes, na apo ni, maaring apo siya ni General Bernardo Reyes at saka ni... General Mauro Ortiz, ano? These are the general. Pero akala ko ba gagawin nating Monday and Friday? Gagawa po tayo ng isang serye pa para sa Monday. Okay. Iba yung bayanihan. Kasi madali naman ho tayo makapag-adjust once sa makapag-usap-usap pa mga mayroon ng kaanak. Okay. Marami po tayong gagawin dito sa himpilan na to. Tapos yung nga isa pang napansin ko riyan, yung kanilang pagkikipag-ugnayan na ganyan, yung palang panahon ni General Malbar, silang dalawa ni Apolinario Mabini ang naging estudyante ni Lolo. Mm-hmm. Lolo Valerio Malabanan. Mm-hmm. Tapos, matawa kayo, yung naging espiya na ginawa ni General Miguel Malbar ay si Lola Marta de Mayuga Malabanan. Kamag-anak ni Lolo Valerio.
Oo. Ito yung nagtitinda ho ng gulay na naghahatid ng sulat patungo sa mga leader ng katipunan ni General Miguel Malvar sa Batangas. Oh, you see? Eh, dahil babae, hindi siya napapaghinalaan ng mga Amerikano na ang dala niya palang bilao, mayroong mga sulat galing kay Miguel Malvar. Yan ang tunay na bayani, di ba? Kababaihan, pero mga babae, pero ang lakas ng loob dahil sa bayan, ay ginagawa niya yan. Yeah, dapat malaman ng mga estudyante natin. Hindi siya kapareho ni na Teresa Magbanua at saka ni Ageda Kahabagan, parehong henerala na talagang nakikipagbarilan. Warrior talaga. Mm. Itong sa atin, utak ginagamit. Mm-hmm. Saka yung parang patriots. OO7 agent. OO7. Ang dami natin pong malalaman dito sa mga kwento ng kabayanihan, ng himagsikang Pilipino, yes. Kaya tumutok po kayo, napakagaling. Meron ako ating ikukwento sa iyong magandang ano. Kasi nung nakaraang taon, galing po ako ng Western Visayas, particularly sa Bacolod. Mm. Pinuntahan ko yung lugar ng Bago City. Bago City is an adjacent city ng Bacolod, kung saan nakatira doon, andun yung ancestral house ni Juan Anacleto Torres Araneta. Ay, mga mayayaman 'yan. Oh, lolo ito ni Senator Mar Rojas at saka ni First Lady Lisa Araneta. Magpinsan sila. Ngayon, nung mapunta ako ron, aking binaybay, ano ba istorya? Eh di nakita ko yung kabayan at na-meet ko si Clem Del Castillo, yung kanyang apo na caretaker ng nabanggit na lugar. Meron sila rong isang parang restaurant na nagsiserve ng mga delicacies nila. Maganda. Maganda makapasyal tayo ron. Tapos makita mo yung kanilang mural, andun yung kanyon, andun yung mga sugarcane, at saka nandun yung mga personalidad. Ano? Ngayon, ang istorya pala niyan ganito. Nobyembre 5, 1898. November 5. Ang tawag doon is... Believe naman ako sa memory mo. Nobyembre 5 ang ano nila. Ngayon, November matawa ka ron, te. Kasi... kalaban nila yung pulutong ng mga sundalo doon sa headquarters sa may Bacolod. Mga Kastila. Pulutong ng mga sundalo marami Kastila. Marami yan. Andun na headquarters nila. During that time, kung natatandaan natin, ang ating mga revolutionaryo, walang baril. Wala ho. Diba? Walang kanyon, walang baril. Yan, itak at saka karit lang. Dahil parang nag-ano yan sa sakadas ba tawag doon? Yung sakada. Katrabaho sa sugarcane plantation. Ngayon, eh di andun yung mga pulutong ng mga ng mga sundalong Kastila di fortress talaw nila yung mga naglalakad dahil nung araw kita mong ganyan kung parating na yung mga kalaban ang ginawa nitong matalinong si General Juan Jata ang tawag Juan Anacleto Torres Araneta palibasa siya ay negosyante bumabiyahe ng Europe yung mga sawali alam mo yung sawali? Sawali yung parang covers sa dingding binilot parang bilang na tapos pininturahan ng itim. Itim na. Tapos ipinatong niya sa kareta ng kalabaw. Aha. Sa malayo, ang tingin mo, kanyon. Kanyon. Gumawa siya ng may isasampu at ang ganun. Tapos, yung tangkay ng nyug, ng coconut tree, tinanggal niya yung mga dahon. Tapos, di mahaba, pininturahan din niya ng itim. Tapos, pinamigay sa 1,000 niyang mga sakadas. Ay di pagbinit-bit na, akala mo, ang tatayog, akala mo, baril. Ay di sa malayo, merong kanyon, merong baril, nagmamarcha, papunta ng headquarters. Nakot sila. Bakulod. Dumakita ng mga sila. Nagtakbuhan. Di syempre, may tangan-tangan mga itak ng mga hinabol. O di suko. You see, yan ang sinasabing taktika. Ingenuity. Taktika ng mga Pinoy. Kasi bukod doon, ito sila sa parte ng Bago at ito naman parte ng Talisay yung grupo naman ni Aniceto Lacson, Ledesma Lacson. Yan ang ninuno atin ni Ray Shokon at saka ni I think lolo din yan siguro ni Monsur del Rosario. Yes. Maari dahil magkamag-anak sila ni Ray Shokon Ngayon, yung dalawang kupunan na yan, natig 1,000 mahigit na mga sundalos, nagmarcha papunta ng Bacolod. Eh di, ang dami na. Matatakot ka talaga pag makita mo. Tapos akala pa, may dala sila talaga, kanyo. Yung pala sawali. Pupulbusin kayo. Taktika. Ibig sabihin, mauutak talaga ang ating mga Pilipino. At saka, yung United. Yes, diba? United sila. Iyan sana ang mangyari. Isa pang istorya. Alam mo ba itong narinig ba itong Balangiga Massacre?
Pinusyan. Yes, yan yung meron tatlo tayong kampana na kinuha ng mga Amerikano bilang kanilang war booty. Saan nga yan? Pero binawi na natin yun. Oh, nabawi na po natin. Pero bago nila, alam niyo ba istorya, ba't nila kinuha yan? Ganito yan. Masyado kasi mapang-api ang mga Amerikano nung panahon na yon, nung gera, nung Philippine-American war na yan. Nung sila'y lumanding sa Samar, ang ginawa nila, yung mga pananim, yung mga hayop, yung mga ano, ginawa nilang pinirwisyon na yung mga tao roon, pati mga babae natin doon, nire-rape. Oh. So, nagalit ang mga waray. Waray yun eh. Oh. Matatapang nila, mga waray. Matatapang. Ang ginawa nila, pinagplanuhan nila itong mga Amerikano na mahigit sa 50 na nakahimpil doon sa malapit sa simbahan. Nagdala sila ng kabaong. Kasi uso doon ng kolera. Di syempre may patay. Yung unang kabaong, meron doon talagang patay na bata. Na ano, kunyari, buburol. Paglalamayan nila, no? So, nakalinya ilang kabaong yan. Pero yung sumusunod na kabaong, puro mga sandata nila, mga itak. Yung sabi ng Amerikano, what are those? Kasi yung akala niya, yung mga nagmamarcha, ay mga lalaki. Nagdamit babae. Nakatalukbong. Nakatalukbong na gano'n. Nakabandana. Di pasok sila. Tiyak, walang bigote yun. Otherwise, tiklo. Di nagmamarcha sila. Pinatingnan ng Amerikano, open that coffin. Pagbukas, dead person. What's the cause of death? Sabi na, deadly cholera. Di natakot ang karo. Sarado na. Close it. Tapos sabi ng mga Pilipino, would you like us to open itong next? Huwag na. Go. O di pasok sila sa loob. Pagpasok sa loob, syempre, andyan yung kanta, litanya ng mga Pilipino. Then, eto na. Early morning. Daybreak. No? Habang nagsisipilyo, nagkakapit, mga kano, bigla ngayon bumukas ang pinto. Pagkalembang ng kampana, sabay sigaw ng sugod. I don't know, salitang waray. No? Sugod. O, di, labas ngayon mga Pilipino, tangan-tangan itak, pinagtataga ngayon. Bumalik sila. By surprise. Patay lahat yan. Patay yan. Then, I heard the story. May nakaligtas na mahigit 8 atang mga sundalo Amerikano. Ito matindi. Yung balik nila. Yun, kaya nga. Pagbalik, kasama si General Smith. Walang pinatawad. I'd like to make this area a howling wilderness. Wow, ibig sabihin, grabe, gusto kong no? managhoy itong lugar na ito. I don't care kung sino yung mapatay niya. Basta't yung batang 10 taon, pataas. Kill everybody. Kaya pala balagiga. Kaya sinunog ate yung mga kabahayan. Pinatay yung mga tao roon. Mga pananim. Sunog talaga. Well, totoo pala. At kinuha nila yung tatlong kampana. Totoo pala yung sinabi nung ating former president Ni Duterte. Kasi maraming nagsasabi na si former President Duterte raw pag nagsabi at medyo nabuking mo siya, joke only sasabihin niya. But this time, I remember na sinabi niya yan na ay mga Amerikano na yan eh. Ano bang ginawa nila sa ano? Kaya totoo yan. Yan, meron din tayong panwalaan sa ating former president. Yan, isa po yan sa yung Balangiga Massacre. Kaya during his time, tsaka niya na-recover yung ano eh. Yung diba? Yung pangkampana. Buti na ibigay sa atin. Isa sa mga insignia. Na tayo ay sumapit tayo doon sa kalunos-lunos na kalagayan dahil sa ginawa ng mga Amerikano. Kaya nga pala nagalit ang ating presidente. Yes, at ibinulgar niya ang karumal-dumal na nangyari. Totoo yan. Very good. Okay. Meron pa isang istorya. Hindi nakalagay sa istorya. Nakalagay naman po yun. Kaya lang kinakalaan talaga magsaliksik ang mga para hindi masyadong detalyado. Yes. Kaya nga, dapat to lahat na ng mga detalyadong pangyayari this time alamin natin. Kaya naalala ko tuloy kapatid, 'di ba? Meron tayong assignment sa ating pinuno ng Pasig. Kay Mayor Bico. Sige, kwento mo tungkol diyan. Yun naman nung kay Mayor Bico, patungkol po ito sa nagsabado sa Pasig. Yan yung isang event ng August 29 of 1896. Ano ho? After na makapagpulong sila ni na Emilio Jacinto, si Valentin Cruz, si Ladislao Diwa, tapos itong si Andres Bonifacio sa Bitukang Manok. Yan po yung sa May Parangsilyo sa Pasig. Ano? Nagkaroon sila ng pagpupulong doon kung paano isasagwa ang pag-atake sa kwartel ng mga Kastila sa harap ng simbahan ng Pasig. Yun dati yung, ngayon ay Jollibee na po yun. Dati yung eskwelahan namin yun nung ako yung elementarya. Kasi ngayon, taga-Pasig ka eh. Taga-Pasig. Ngayon, ang ginawa nila roon, ng pinagpulungan,
2,000 mahigit na mga Pasigueño magmula sa iba, ano, sa may barangay ng Pineda, Ugong, Bago Ilog, tumawid yan ng ilog ng Pasig ng ano ng Marikina River. Tapos naki-join force sila sa Tagabanggaan, Santolan, Maybunga, Rosario at sa Pribuhatan, Palati, kasama na yung Bambang at Chaco Champa. Eh si 2,000 versus ang kalaban nila eh siguro marami na yung 50 tao doon sa tribunal, pero kumpleto ng armasyon. Ang gamit lang ho ng ating mga katipunero ay itak lang at saka mga pambambo. Ngayon, nung makita ni Colonel Sitier yung mga lumulusob, takbo. O, yun ang kasi unang mas gera. Marami. O, yun ang unang gera kung paano natin natiklo ang mga Kastila. Ano ang title niya? Sabado? Nagsabado sa Pasig. Nagsabado sa Pasig. You see, ang gagaling ho ng, sa mga title pa lang makikita natin ang pangakatotohan ng ang mga Pilipino ay hindi lamang matatapang, kundi talagang mga henyo, In relation to that. Brother, meron tayong isang nag-react sa atin si Mr. Rodolfo Santo Domingo. Watching you now, Tita Mel. Thank you very much. You know, Mr. Santo Domingo is a friend of ours. Si, isa siyang CPA broker. CPA broker. Yes, thank you very much. Ito yung ating kasama sa kaanak. Isa rin CPA broker din ito. Mr. Willie Kichongko, ang presidente at founder ng kaanak. Mag-member ka rito. Sa atin. Welcome ka, di ba? Ate, baka ka mag-anak niyan yan. Ni Manny Santo Domingo Lopez, ating vice presidential candidate. Si Manny Lopez. Santo Domingo siya na, si Manny. SD Lopez? SD Lopez. Okay. Baka mag-anak niya. Nagpunta rito yan. In fact, nag-program dito yan. At in-interview natin during the time na siya ay nagkampanya sa February 4 yun, te. Vice-presidente. Na, nandun naman kayo sa kabila. Sa Jade Vine Hotel and Restaurant. Yes, sa Jade Vine Hotel. And that is the first time that we met. Yes. In the afternoon, di ba? Yeah, I remember. At alam niyo po, si SD, Manny SD Lopez ay isang magaling na ekonomista. Ekonomista yan at talagang nag-aral pa sa Amerika. Matalino. Opo, at medyo hindi lang siya pinalad sapagkat nung kumandidato siyang vice-presidente, ang mga nakalaban niya may mga pangalan dito. Pero had not, talagang gano'n pa man, alam niyo, humakot ng marami. Maraming bumoto sa kanya. Ay sana po, magpatuloy kayo. Yeah, diba? Kahit po senador, O kasi makapagsisilbi kayo sa bayan natin. Yeah. Marami pati susuporta kay dahil nakilala na kayo, diba? Sige, sir, ha. Tama. Natin 'yan. Tama ate, meron tayong iparinig mo kay sir itong ating Tama ate, meron tayong nakaprogramang kaanak tour caravan. Iikot po ang grupo ng kaanak sa buong Pilipinas. Kasama natin si si Manny tsaka si Jill sa Tomati. Well, siguro mga third time around mamimit ko uli si Manny S.D. Lopez. Napakagaling niyan at ako'y humanga. In fact, isa siya sa mga binoto ko. Tama po. Tapos ito pa. Nag-usap kami ni Kapatid Jaying kasi pinlano namin na magsagawa ng kaanak kapihan kwentuhan KKK. Saan gagawin niyo? Ano po yan? Pagka Tuesday, doon natin po gaganapin sa kanyang lugar sa may Jollibee De Castro. Kasi malapit siya. Alam niyo naman, mahirapan si Kapatid Jaying na bumiyahe ng basta-basta. Okay. Ngayon, doon natin gaganapin pag Tuesday. Pero pag araw ng Sabado, among kahit ko sa kanya, take time na gawin natin yan sa tapat ng simbahan. Kasi we're talking of nag-Sabado sa Pasig. So itong parang kapihan sa Rembrandt, di ba? Merong kapihan sa Rembrandt. Merong kapihan din sa Kabuning. Yung panahon ni Villegas. Ni Attorney Villegas, tsaka ni Eric. Eric San Juan. Yes, patay na si Eric. Ibigan natin yun. Talagang napakahusay din. At kaya lang, siya ay binawian ng buhay na agad-agad. Pero napakagaling po ni Mr. Eric San Juan. Ngayon, ang gagawin po natin dyan sa ating kapihan, kaanak kapihan kwentuhan, ay magsasagawa po tayo ng parang revisiting the past and at the same time, touching yung current situation ng ating bansa. Ayun ang dapat natin gawin, yung current situation. Yeah. Kasi ang daming mga... Bibigyan po natin ang pugayan. Dapat ipagtanggol natin itong Pilipinas. Exactly. Dahil medyo masisira tayo dito kapag
itong tungkol sa pag-usapan natin, siguro next time around, yung tungkol sa Maharlika. Oh, isa yan. Na kukunin ng isa sa mga kukunan ng pondo ay ang GSIS. So, Sir Joseph, isa po kami sa mga pensioner. Maapektuhan. Baka po mamaya, hindi natin alam kung gaano ito magiging matagumpay. Baka po mamaya, madisgrasya yung mga pensioner na pera. Kawawa naman po kami dahil yun ang amin damang kung inaasahan. Unang-una, yung bana ko, tsaka ako, pareho kaming GSIS pensioner. Kaya it's a good thing na lang ang ating magiting na Senadora Amy Marcos ay isa sa mga kumokontra dyan. Maraming salamat at saludo po kami sa inyo, Senator Amy Marcos. Thank you very much. Tapos, ito pa. Ano yun nasa isip ko? Nawala, limipad. Well, yan na sinasabing nasa kahapunan. Ako nasa tanghalian pa lang ngayon. Okay, sige. Go ahead. Bigla kasing mayroon lumipad na ano eh. Ah, ganun talaga. Sumasapit yan, di ba? Kahit naman yung mga nasa kabataan pa, minsan na biglang nagbablanko tayo and then, di ba? Marami kasing iniisip eh. Ganyan. Dami iniisip. Oo. Pero, sinasabi ko nga. Ito pala. Ang gusto kong sabihin, patungkol doon sa mga current issues, yung nilalapit sa atin ni Kuya Chot Velasquez, ito yung dapat sana pupunta kami sa opisina ni Governor Mandanas. Patungkol ito ate doon sa Isla Verde. Ito po yung mga Mandanas, yan ang gumawa ng Mandalas law. Yung Tagabicol? Isla Verde, Batangas. Batangas, yes. Ito po yung patungkol sa mangrove area, dyan sa may parte ng Lubo, Batangas, at saka ano, kasi ang tawag diyan ay parang isang ano marine habitat 'yan ng ating mga mga isda. Aba, na pag yan ay nasira, maapektuhan yung ecological balance. Ang nangyayari kasi diyan, meron daw private company na gustong gawing resort yung lugar na yon. Meaning, gigibain yung mga mangroves. Oo, ang ating mga kalaban yung mga oligarchs. Yeah. And pag nagibayon te, talagang umaano sa kalikasan natin. Masisira yung kalikasan. Marami yan ang dapat gawin. Kontrahin. Kaya, dapat daw, medyo tawagan ng pansin ng gobyerno para ipatigil yung pagtatayo. Kanino ba yung lugar na yon? Private ho ata. I don't know kung ano. Pero private yung lugar. Pero yung dagat, ano yan? Government yan. Siyempre. Dapat mapahinto yan. Pakialaman ng pamahalaan. Kasi, yan isa pang topic na gusto dahil kailangan natin yung habitat ng mga isda na sabi nga, napaka-importante. Pagka ho nawala yan, gutom tayo. Di ba? Gutom tayo sa mga isda. Tapos mayroon pa ate, dun sa ating Great Minds Bureau, kung napansin ninyo, kaanak Great Minds Bureau, no? Pinag-usapan din nyo yung COVID. Yung COVID, yung issue sa COVID na paano rin yung mga na injectionan, mas namamatay yung mga nabaknaan. Baka magalit sa atin ng gobyerno. Kasi sa totoo lang, napakarami po mga issue na ganyan na nagpapatotoo ating mga kababayan na marami hong namatay na instead na lumakas, dati bago pa na injection na bakunahan, baka naman sinasabi nila na nagkataon lang. Pero hanggang wala po tayong solid na solid na ano yung ibig sabihin, solid na talaga mapatutunayan natin na yun nga ang sanhi ang bakuna, sasabihin nila hearsay lang. Eh sabi nila kasi informed consent pero walang obligation kung sino may magtuturok sa iyo. Wala sa accountability. Paano kung naituturok sa iyo? Talagang play safe sila. Oh, mahirap diba? 'Yun. Maganda pag-usapan natin second time around 'yan kasi tutulong sa kapihan te. Tama 'yan dahil itong mga kabayanihan ng Pilipino ay hindi lamang naka-focus sa mga kabayanihan ginawa during the wartime but then during natin. Sa ngayong sitwasyon lalo na ngayon marami po tayong mga problema sapagkat baon po tayo sa utang na trilyon baka mamaya madisgrasya na naman tayo wala na ho tayong kakainin at saka yung mga pensioner baka itigil yung mga pensyon kawawa naman kaya kailangan ho pag-usapan mabuti at pag-isipan naman ng ating gobyerno, di ba? Kaya saludo po kami, yun nga, inuulit ko kay Senator Amy Marcos na bagamat siya ay isa sa mga Marcoses at kapatid niya, ang ating mahal na Pangulo, nakikita niya na may medyo may mali.
Tama. Diba? Maganda po yan. Isang magandang kaugalian na mas kakampihan natin ang mas nakararami. Tama. Diba? Mm-hmm. Kung yan ay para sa nakararami na ikabubuti. Right? O sea, ngayon po, anyayahan mo sila, brother, na sabi ko nga sa'yo, I'm giving you the slot Monday and Friday. Ayan po. Ang akin humungkahi sa ating mga manonood, kung meron po kayong mga istoryang gustong ipalabas natin dito, mangyari pong ipadala ninyo diyan sa ating mga tao dito sa ating meron comment po tayong section. Landline, no? Tsaka ating pong landline, nandiyan po, nasa, nakapost, 8820-3805. Gusto nyo pong mag-react o gusto nyo magbigay ng mga added information, you are welcome. Diba? You're welcome. O ating pong presidenteng magiting ng kaanak ay 1899, pero pinapalawig na natin. Lahat ng himagsikan ay sasakupin na natin sapagkat marami tayong heroes. Lahat ng himagsikan. Dapat diba? Bigyan natin sila talaga ng nararapat at pugay. Tama. Opo. Mm-hmm. Okay. So, paano? Paano? Kahit na. Hindi pa ho ito on the end. Pasamantalang. Sample pa lang po ito. Sample pa lang. Kaya, ang ganda po ng mga usapan natin. At syempre, inaanyayahan natin ang madlang manonood. Mm-hmm. And please, ano po, mag-react kayo sa amin para mas malalo tayong makapag, makapagbigay ng mga magagandang impormasyon sa ating mga dakilang ano. Sa susunod na linggo po ay matutunghayan na nila rito ang ating mga iba pang angkor katulad ni Kuya Nanding Reyes, Professor si Kuya Ligaya Chot Velasquez, Santos, si Kuya Joey Bielis, at higit sa lahat ang ating profesora na si Ligaya Santos. Yes, from UP. Yan, from at saka UP. Matagal pong nagsilbi sa gobyerno. Isang magaling na talagang nanilbihan sa gobyerno ng Pasig for more than a decade. Yes. Kaya ako po ay saludo kay Ma'am Professor Ligaya Santos. Kaya abangan po natin siya, no? Marami po kayong matututuhan. Yes, exactly. Eh, bilibo ako sa mga tauhan nitong sa ating kapatid and founder, of course, and CEO ng ating organisasyong Kaanak 99. Pumunta ho kayo rito at makipagtalakayan sa atin o kaya via Zoom tayo para tayo ay lumawak at lahat tayo ay kaanak. Yes. Okay. So, goodbye for now. Okay. Let's call it a day. Maraming salamat po again. Mabuhay tayong lahat. Okay, bye.